Lumaki ako sa Pilipinas. Matagal ko na pangarap mag-abroad. Pero biglang nag-pandemic. I was at home with my family and friends. Pero I felt lost. Parang napalayo ako sa mga pangarap ko. Finally, nakapaglakas loob ako na umalis at mag-abroad. Saan sa abroad? Sa totoo lang, hindi ko alam. Now, I'm traveling the world looking for a new home. At kung maaari sana, mahanap ko din ang aking mapapangasawa. Sana ma-meet ko yung babae na para sa akin at ang aking one true love. Nandito ako ngayon sa South America and I had a chance to visit Peru. Welcome to Lima, Peru. Saglit lang ako sa Peru, kinailangan ko lang umalis ng Colombia para ma-renew yung tourist stamp ko. Filipinos don't need a visa for Colombia or Peru. You get a 90-day tourist stamp upon arrival. So sabi ko, I'll go to Peru for 4 days para pagbalik ko sa Colombia, I get another 90-day stamp. Pero may isang problema. Sabi nila, di daw safe mag-travel sa Peru ngayon. May mga protesta laban sa gobyerno. At di ako makalabas ng Lima. Delikado din dito sa South America. Dami din kalokohan dito. At di gaya sa Pilipinas, di mo alam kung sino ang mapagkakatiwalaan mo. Mag-isa lang ako. Wala akong kakilala dito. At medyo nangangapa pa ako sa traveling lifestyle na to. 6 months pa lang ako wala sa Pilipinas. At di ako sigurado paano makakilala ng bagong mga kaibigan. Konti lang din ang marunong mag-English dito. Most of the time, I have to use Spanish. E medyo barok-barok pa ako sa Spanish. Another thing is yung pagod, no? I'm already 36 years old and nakakapagod din yung palipat-lipat ng environment. Feeling ko ang tanda-tanda ako na. So sabi ko, instead na lumabas pa ako at lumayo sa city, siguro easy lang ako. I'll eat out, check out nice restaurants, cafes, at maglakad-lakad lang ng konti. Gawin ko tong relaxing trip. Chill lang. Okay dito. Organized, malinis, presko, at parang ang bait ng mga tao. So far, it feels very safe. Ang sarap magbike at maglakad-lakad. Daming parks, cafe, at may beach pa. At syempre, pinaka-importante, panalo yung food. Fresh, malasa, parang halong Chinese, Japanese at indigenous food all in one. Meron sila nung ceviche at iba't ibang klase ng sabaw.
Pabalik na ako ng hostel para magpahinga. Nang nadatnan ko to. Ang cute nila lolo at lola. O sa Spanish, abuelo y abuela. Sa Pilipinas ba may ganitong gathering? Parang wala. Pero sana meron din. Habang pinapanood ko tong grupo ng mga seniors na nagsasayaw, na-realize ko na life is short. Ang bilis lang ng buhay. At kadalasan, minamadali ko pa. Matanda na ba talaga ako? O excuse ko lang yun sa sarili ko dahil sa pagod o sa katamaran? Balang araw, talagang tatanda din ako. Pero not today. Today, I'm still young. Today, I will go out and I will have fun. Oye mamacita tan linda, let's take a trip that lasts us toda la vida. And never go back, us juntos, amor tan profundo. Let's go around the mundo twice, a lavish life, but what does that do? Cause I don't need a thing in my life long as I have you. Cash, cars, jewels, whatever. We reach another level, we're still shooting for better life. I know I'm taking a risk in my journey. Magastos din mag-travel, lalo na sa oras na di ko kasama ang pamilya at mga kaibigan ko. So I decided that if I'm going to travel the world, the only way to do it is to go all in. Life is short, so all in na ako sa adventure. Walang pagod, walang katandaan, walang takot, at walang katakdaan. Paminsan, nahuli ko sarili ko na I've been holding myself back. Pigil na pigil yung buhay ko sa Pilipinas kasi natatakot akong magkamali. Ayoko mahusgahan ng mga friends at family ko. Ayoko mapahiya at ayoko silang biguin. Pero ngayon, na-realize ko, if I don't follow my dreams, if I don't take risks, sarili ko lang ang bibiguin ko. Oh!
In my travels, madalas nawawala ako. Di ko alam saan ako pupunta. Di ko alam saan ako pupulutin. Pero unti-unti, kahit malayo ako sa Pilipinas, panatag ang loob ko. I feel more alive. And slowly, I'm feeling more and more.